Morning, Hypernation. Upline Zach Lopez here, no? Today, we're gonna do the new distributors orientation. Yan. So, first time ba mag-attend ang new distributors orientation? Or second time? Third time? Fourth time? Fifth time? Or again, mas marami pa? Bakit? Si Upline Zach kasi, kapatid, sa larangan ng network marketing is nasa ano na eh, nasa more or less 12 years na akong ano na naga-practice ng network marketing. So, in regards with the new distributors orientation or NDO, napakadaming beses ko na siya napakinggan. Napakadaming beses ko na rin siyang tinakit. Yeah. Again, I believe repetition is the mother of all learnings. So, talagang napakaraming beses ko na siyang ano, narinig at ginawa na nakakatawa naman. Sabi ko nga, 12 years. Siyempre, naging roller coaster ang career ni Upline Zach. Meron up, may down, but then again, hindi lang naman sa panalo na tututo. Natututo rin tayo sa mga ano natin, non-winning moments natin. No? So today, I will discuss the new distributor's orientation. Ang pinakagusto ko lang gawin is to simplify it. Bakit? We are in the business of duplication. Network marketing eh. Diba? Pinangako niya is leverage. No? And para ma-leverage, syempre, kailangan paduplicate. So in short, as simple as possible na kaya ko siyang i-pitch sa'yo ngayon para matuto ka at para mamaya, bukas, sa isang araw, yung mga bago mong members, ma-discuss mo siya na kahit na ikaw mismo bago lang sa network marketing. Okay? Kasi ang networking is not just paying. Hindi siya yung puro sa pay-in lang. No? Na tipong, sige, diba? Sali na kayo. Tapos noon, wala na. So, sobrang importante na after mong mapapay-in niya bago mong distributor is ma-orient mo siya. Tama? Bakit? Again, ang isang bagay na hindi niya alam, hindi niya kayang gawin. So, kaya ka nandyan as business partner niya, as upline niya, para i-guide siya. At ituro sa kanya ang mga tama. Para at least, magagawa rin niya ng tama yung negosyo. Kasi napakadali mambaliw. Alam yun, manira ng ulo. Tama? So, mang-hype, na tipong ikaw mismo, hype ka, baliw ka, pero hindi mo kabisado yung negosyo, na nakapag-invite ka left and right mo, diba? Hype din, baliw. Diba? So, sila din, left and right, ganun din. Pero hihinto yan. Bakit? Puros baliwan lang. Tama? Walang proper foundation. Again, ang building, di ba? Pagka ginagawa yan, or even yung small house nga eh, naghuhukay. Bakit? Para saan ba yung hukay na yan? Para taniman niya ng ano eh, ng pundasyon ng bahay or ng building na para kahit anong mangyari, lumindol, whatsoever, di ba? Hindi basta tutumba. Kasi meron siyang malalim na pundasyon. So, nakakatuwa, itong new distributor orientation, isa to sa mga pundasyon sa negosyo mo. Kaya nga, it's very important na aralin mo siya. Diba? It's important na even though naka-attend ka na, umattend ka ulit. Kasi iba-iba naman yung speaker. So, iba-iba bagsak. Iba-iba ang ano yan, story niyan. Siyempre, depende sa mga napagdaanan nila at sa pag-deliver nila. So, this time naman at least, diba, story ko naman na marinig. Para at least dumadami yung kaalaman mo dito sa ganito negosyo. O sa negosyo. Kaya nga nakakatuwa, may binigyan tayo ng ano ngayon, ng pagpapala, na today, papag-aralan natin ang negosyo. At ma-share ko sa iyo kung ano bang pinagdaanan ni Upline Zach sa 12 years na journey niya sa network marketing. Na sobra ko na realize na tipong, ganito lang pala siya kasimple kapat. Ano yun? Na balita mo, of course, nakikita mo rin. And para sa mga nakasama ko, alam na alam nyo, kumikita ako ng 4 to 5 million pesos a month sa Iver. Nakabila ko ng tatlong luxury car,
yung Mercedes-Benz na E-Class, yung top-down na Mustang, at recently, yung Jeep Wrangler. And nakatira ko sa 5-star condominium sa Shangri-La. Yun yung ano, end result. Sarap painggan, sarap tignan, yan, dami yung alahas, dami kong laruan, di ba? Pag-travel, nung hindi pa quarantine, ang kumikita ng check-in linggo-linggo, lahat yun, kapatid, end result yun. Yun yung outcome. Yun yung mga rason kung ano yung ginawa ko sa pag-aaral ng network marketing. Na nakakatuwa is matututunan mo yun. Nasabi ko nga kanina, ganito lang kasimple. Gusto mo yung kinikita ko. Tama. Ayaw mo, 4 million, 5 million, di ba? Sigurado, makakatulong yan sa pamilya mo. So, malamang gusto mo yun. Pero, para kitain mo yun, kailangan gawin mo yung ginagawa ko. Tama. Pero para magawa mo yung ginagawa ko, dapat alam mo kung ano yung alam ko. At kahit balibalik na rin natin, pag alam mo na kung paano gawin, magagawa mo na. At pag nagagawa mo na, ikitahin mo na yung kinikita ko. So it all boils down sa knowledge. Kasi itong industriya ating kapatid, pantay-pantay to eh. Paano pantay? Sa paglaki ng kaalaman mo sa network marketing, syempre, maagawa ang grupo. Papapalaki mo siya. Tama. Pag napalaki yung grupo mo, syempre, isabay, lumalaki yung income. So in short, kailangan mo munang palakihin yung kaalaman mo, di ba, sa network marketing para mapalaki mo yung grupo mo and sumasabay again is lumalaki yung income mo. Di ba? So sobrang importante ng knowledge. Sabi nga, di ba, pagka hinati-hati mo yan, di ba? If you know, you will have the edge, di ba? So learn and you will earn. Tama? Kasi ganito yung kapatid. Ang pumipigil lang naman sa iyo na kumita ng 1 million na isang linggo ngayon is kasi hindi mo siya alam gawin. Tama? Pero once na yung kaalaman napunta na sa iyo, matututunan mo na siyang gawin. And at the same time, natatanggal yung tinatawag na fear and doubt mo. Kasi totoo lang kapatid ha, pagka sinumatotal mo sa calculator yan. Ang pipigil lang naman sa iyo itong tatlo eh, kapatid. Yung kakulangan sa knowledge and bedama yan. Ano yun? Siyempre, hindi mo alam. Natatakot ka. Kaya nga meron tayong tinatawag na fear of the unknown. Tama? No. Since hindi mo alam, pagulo yung utak mo, ang bilis mo ma-discourage. O, balik na rin ko ha. Kabisado mo na. Alam mo na yung pasikot-sikot. At alam mo, normal lang pala yung mga takot na yan. O, hindi na magugulo yung utak mo. Hindi na masishake. Kaya, yung takot at yung duda mo, nawawala din. So, ang pinaka-remedy din sa fear and doubt mo, kapatid, is malaman. Kaya nga, kailangan, importante dito, lagi ka umaattend ng training. Nagbabasa ka ng libro, di ba? Humihingi ka palagi ng mentoring session sa upline mo, at syempre, kailangan is ikaw mismo ginagawa mo yung mga assignment. Okay? So, again, going back, na mga pwede lang pumigil sa'yo, ulit-ulitin ko to. Again, repetition is the mother of all learnings. Yung lack of knowledge ka pa. Kaya nagkakaroon ng fear and doubt. Diba? Fear of rejection, fear of failure, diba? Fear of public speaking. Kasi nga kapatid, hindi mo ba alam? Pero once na minaster mo yan, ama, marirealize mo, normal pala lahat yan. Kagaya yung duda, according sa textbook na nabasa ko, di ba, ang pinagmumuran daw ng doubt is unanswered questions. Or in Tagalog, yung mga bagay na hindi malinaw sa'yo. At ipong bigyan kita ng sample, kapatid ha. Rejection. Okay. Pagkatanggap mo na, or na-realize mo na, or naalala mo na, na napakarami mo naman palang rejection sa buhay,
di ba pumaran ng taxi, tama? Mag-apply ka ng lisensya, or yung simpleng bata humingi ng bagong laruan sa magulang di na pagbigyan, di ba rejection lahat yun? Oh. Isipin mo, bata pa pala, normal na sa akin yung rejection. Tama? Manhid na pala ako dyan eh. Di ba? So, pag may nag-reject sa'yo sa negosyo mo, eh, baliwala na lang sa'yo. Kasi, bata ka pa, normal na yan sa'yo. Tama? Lahat naman, nakireject. And again, wala naman perfecto na para lahat ang gabi na inaalok mo, kapat. Tama ba? So, in short, okay, alam ko na eh. Di ba? Patagal nang dinanas eh. Na-realize ko na naman eh. So, baliwala na lang sa'yo. Kaya, next na lang ulit. Diba? Or next opportunity. Tama? No. Same as the public speaking and the failure. Which is, tagal na kapatid eh. Tingkita mo, normal naman eh. Tama? At ko katatakutan niya. Magsalita sa mic, kumausap sa ngayon niya. Diba? Zoom na lang. Diba? Or Facebook Live, sharing. Eh, tanong ko kapatid, kahit umakyat sa stage, ilan ba yung tao namatay sa pag-akyat sa stage? Ganun ba karami? Totoo lang kapatid, mas marami naman tayo doon sa tumawid ng kalsada. Tama? O, tignan mo yung record. I-google mo. Mas maraming tao namamatay sa pagtawid sa kalsada. Eh, ba't di ka natatakot doon? Kasi normal na sa'yo tumawid sa kalsada. So, kailangan lang din maging normal sa'yo magsalita sa mic at kumausap ng tao. Tama? O. So, at least ngayon, alam mo na, since umaatin ka nga ng training, pinag-aaralan mo, congratulations, eh mas malilesin yung mga doubt mo sa buhay. Kasi again, yan yung mga unanswered questions. And of course, you are building your foundation, eh kailangan natin, di ba, dagdagan ng mga postim. Kaya again, parang bahay at building. So kung anong magpapatibay dyan, tama, itagdag natin lahat yan. Di ba, bakal, bato, semento. So sa ganitong negosyo kapatid, again, gusto mo 1 million a month, hindi naman ganun karaming average Pilipinong kumikita na 1 million a month. Eh, hindi talaga biro yun. So in short, ang tibay ng bito ka na kakailanganin mo kapatid, hindi rin biro. Pang 1 million pesos a month eh. Kaya nga natin tinitibayan yung pundasyon. So another pampatibay, bibigyan kita tip kapatid. Okay, assignment to ha, galing kay Applied sa. Ano yun? Isulat mo sa papel kapatid. Oo. Bakit mo ba kailangan gawin si Iper? Bakit mo ba kailangan maging successful si Iper? Bakit mo ba kailangan kumita ng 1 million pesos a week ka ba? Isulat mo. Gawin mo malalim para maging DPSY mo siya. Pwedeng internal, pamilya mo. Di ba? Sulat mo yung mga pangarap mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa anak mo. Sa kapatid mo, sa pinsan mo, tito, tita mo, niyo ma, gusto mong bawian sa buhay ng mga tipong gumawa na maganda sa'yo. Tama? Ang tawag doon, internal. And external naman, siyempre, yung mga pangarap mo, kapatid, gusto mo ba na sasakyan o habang buhay na lang mag-commute? Tama? Gusto mo ba ng sobrang savings o habang buhay na lang nagbabayad ng utang? Tama? O gusto mo ba ng travel para sa'yo at sa pamilya mo? Or panoorin nila sa TV, di ba? So, siyempre, kidding aside, yung mga tipong ano eh. Sabi nga nila, you only live once, eh, or one life to live. So at least, eh, ma-experience mo naman. Tama? So, wala naman ako sinabi, mangarap ka ng Ferrari agad eh. Ang sinabi ko is, at least may mathematic man naman natin, eh, hindi yung tipong, alam mo yung papasok ka pa lang, amoy pa uwi ka na, di ba? Yung tipong, alam mo yun, tipong, sabi bakit gabi na? Amoy araw ka pa rin. Tama? O yung mga ganun bagay kapatid. Please eh, hindi naman tayo nakikipagpalitan ng mukha sa MRT, di ba? O buti nga eh, social distancing na eh. Pero grabe pa rin yung pila, di ba? So at least some comfort in life naman. Okay? So isulat mo lahat yung kapatid. Assignment mo yung kaya apply dyan. Para at least namomotivate ka every time binabasa mo. May ganyan ako yung nakasulat lahat sa pader ko para paghising. Diba? Sabi nga ng Nescafe, para kanino ka ba bumabang? So at least ako, bumabangon ako para sa pangarap. Yung tipong, sabi nga nila, yung pangarap mo daw dapat something na will make you ano,
motivated, inspired, di ba? And jump out of bed. O, kung wala daw, hindi eh, matulog ka daw ulit, di ba? So, hindi do something. Again, matanda na tayo kapatid. Hindi tayo kaya i-remind ng apply natin everyday. Eh, at least, meron ka sarili mong ano, nagmo-motivate sa'yo, nag-inspire sa'yo, nag-fuel sa'yo kapatid. Di ba? To fight again another day. Okay? So, kailangan mo rin palalimin kung bakit ba network marketing, kapatid. Oh, kasi totoo lang naman, sa labas, kapatid, maraming din ang akaintin din ng network marketing. But, let me tell you this. Ano yun? Way back, una ako nag-network marketing, 12 years ago, hindi pa ganun kabilis ang information dissemination. So, in short, ang tinginan ng tao sa networking, eh, according lang sa nababalitaan nila. Ano yun? Eh, nabalitaan nila dun sa barbero nila, sa kutsero, or minsan nga, nakukutuhan pa sa kanto, eh, di ba? So, tipong puro sa ano eh, puro sa, ang na-instill sa brain nila, eh, puro sa ano, fake news, o kaya false story, which is walang fact. Mm-hmm. Na unlike ngayon, andyan ang Google, andyan ang YouTube, di ba? Ang bilis na ng information, in the click of your fingertips na lang eh, tama? So, in short, eh, napakadali nang humanap ng information ngayon, eh, napakarami ng pruweba bakit napaaganda ng network marketing. Ama? So, isearch sa Google. World's richest man nga eh. Warren Buffett may sariling networking company. World's most powerful man, presidente ng Amerika, Donald Trump eh. May ari rin ng networking company. They believe in networking industry. Kaya nga alam yun, tatanong ko sarili ko, yung mga successful na tao nga, kapatid, yung naniniwala sa networking. Diba, if it's good for them, eh, sino pa ako para hindi good for me? Tama? Okay. So, in short, you do your assignment, gano'ng aganda network marketing. Diba? Nasa kanyang law of leverage. Law of leverage. Yung tipong you maximize your time and effort through others. Wala siya pinakaiba sa mga negosyanteng mga giants eh, like Starbucks, McDonald's, Shell, etc. Bangko. Tama? Bebentahan ng mga kotse. Na yung may-ari ba nagbebenta sa'yo? Hindi naman eh. Pero pag bumili ka ng Chicken Joy sa Jollibee, eh, kahit Luzon, Visayas yan, Mindanao, o saan pa man yan, Jollibee, eh, kumita yung may-ari kahit wala siya doon. Tama? Pag bumili kang kotse, hindi rin naman yung may-ari or mga shareholder nagbebenta niyan eh. Tama? Ang nagbenta yung ahente. Pero kita siya doon. Tama? Okay. So ganun din sa networking. Meron tayong tinatawag na law of leverage. Na tipong kahit wala ka dyan, pagka nakabuo ka ng grupo, Luzon, Visayas, Mindanao, and abroad, eh tipong, may porsyento ka pa. Tipong kikita ka pa rin dahil alam mo yun na may papasok sa'yo, tutunog cellphone mo, makikita mo online, di ba? And pag gumamit ng products, may group sales rebate ka, ganun kaganda networking na hindi mo naman kinakailangan i-follow up, umaga pa lang. Yung downline mo, ano yun, naligo ka na ba? Diba? Para may porsyento. Nag-toothbrush ka na ba, pre? Di naman eh. Tama? But through its system, diba? Na-apply yung law of leverage na kahit wala kapatid, kahit di mo nakakilala, kahit kakilala na kakilala na kakilala mo, eh gumamit na supplement, gumamit ng Aurora, Silver Press, or meron biglang bumili ng package, eh may kita ka doon, may porsyento ka kapatid. Ganun kaganda ang networking na hindi mo kinakailangan gawin lahat para kumita ng 1 million. Ang kailangan mo, mag-build ng tamang grupo. At sundin ang tamang sistema. Para may apply mo yung law of leverage. Diba? Bakit hyper? Sabi mo, sige, maganda na yung networking. Bakit hyper? O kung nakita mo na yung 5 P's. Kung hindi pa, anong mo sa apply mo kapatid? Nasa hyper na lahat ng pinakamagaganda kapatid. Pati speaker. Joke lang, di ba? So, in short, sobrang ganda ng iPhone. Bakit? Ari pa lang, certo, grabe, di ba? Sikat na bilyon eh. Napakagaling na negosyante. Tama? No, yung marketing plan natin, napakaganda. Yung products natin, napakaganda. Tama? No, eh, yung presyo pa, the best. Sobrang mura. Kumpara mo na sa lahat. Di ba? And of course, the positioning. Sobrang timing ngayon, lalo na pa-boom na tayo ng todo-todo dahil nga, again, knock on the wood, naging blessing in disguise itong mga nangyaring lockdown.
Kasi may mga na-unlock na naman tayo mga bagong skills. So, sobrang daming, alam mo yun, sobrang daming advantage. Bakit Ifer? Ang kailangan mo lang, ma-internalize siya. Para at least, kagaya ko, eh, proud Ifer na. And dapat, ikaw din. Okay? So, di ba? Nakikita mo sa Ifern, syempre, eh, small money versus big money. Bakit? Sa labas kasi kapatid, lalo na traditional business, para kumita ka ng malaki, kailangan malaki rin yung puhunan. Pero yung risk mo, malaki rin. Tama, pag maliit naman ang puhunan mo, maliit nga yung risk, pero maliit na ng potential. Sa Ifern, iba kapatid. Bakit? Sa Ifern, maliit lang ano yung puhunan. Tama? Pero ang potential, sobrang laki. At good news, kapatid. Diba? Walang risk. Bakit? Nag-try ka lang ng products eh. Diba? Pag nabenta mo na agad, bawi na yung puhunan mo. Pag ginamit mo, naging healthy ka at ang pamilya mo. Anong talo dun? Diba? Hmm. So, ang kailangan mo lang, kapatid, as of now, bago ka, is, diba, sabi nga nila, the attitude will determine your altitude. Ano yun? Kung gaano kataas ang altitude na tipo ng aeroplano, di ba may mga altitude counter yan, gaano nakataas ang lipad. So in short, gaano kataas lipad ng success mo, ang magdidetermine yan kapatid, is gaano rin kaganda yung attitude. Kaya it all boils down to your attitude kapatid. Ngayon, bago ka ay suggest, may tinatawag tayong GLLA. Pagandahan ng GLLA to kapatid. Ano yun? Yung tinatawag na good listening and learning attitude. So, kailangan ma-master mo yun, kapatid. Na in Tagalog, since kilala mo naman si Upline Zack or kilala ng upline mo si Upline Zack, eh si Upline Zack di naman lumaki sa social na subdivision. Di naman nag-aral sa atin na yung Lasal. Wala naman awards. So, in short, si Upline Zack, average Filipino lang. Na tipong di naman mahirap, di rin mayaman. So, nasabi lang sa akin nung nag-mentor sa akin before, ito, Zack, pagalingan na lang makinig to. Bakit? Kasi dito, Zack, hindi mo naman kailangan i-apply ang algebra. Sakto, bakit? Eh, tatlong beses ko tinake yun eh. Diba? Tinga undi grumado eh, dahil dun eh. So, yan, kidding aside. Eh, itong negosyo to, Zack, eh, kung magaling ka mangopya, nung unang panahon, napakadali nito para sa'yo. Tatuwa tuloy ako kasi doon ako magaling. Buti nga matalino yung kaklase ko eh. Kaya graduate ako eh. Diba? O, pasalamat ako ngayon sa mga kaklase ko eh. Dahil, hindi dahil sa kanila, eh hindi ako graduate eh. So sabi ko, kopyahan lang pala yan eh. Hindi ko kopyahin ko lahat. Di ba? The best ako mangopya eh. O, kaya kahit ano sabihin sa akin ng upline ko, talagang apply ako ng good listening, learning attitude. Lahat na sabihin ng upline ko, oh yes, upline lang ako. Naging sistema nga yan, di ba? Bakit? As simple as this eh. Lagi ko naman dinidiscuss it. Ang pinakaunang mangangarap, yumaman ka, yung upline. Bakit? Pag yaman mo, automatic, mayaman din siya. Tama? Kaya, wala ituturo sa'yo na hindi maganda yan, kapatid. Kaya, pakinggan. Alam mo yun? Kulang na lang magpauto na ako sa upline ko eh. Yung kahit ano na sabi ng upline ko, yes, upline na lang ako. Diba? Sabi nga ng upline ko, dapat daw yung NDO, nag-a-attend ako 5 beses. Yung RBA, 5 beses din. So alam mo yung pag tumatawag yan sa akin, Lunes, Zack, attend tayo RBA. Excited pa ako, bago ako eh. Tuesday, Zack, attend tayo ulit RBA. Okay lang, medyo bago pa eh. Pero Wednesday, sabi ko, nung tumawag sa akin, attend RBA na naman. Ano? Inaka-attend na ako, 2 eh. Dapat nga 5 eh. O, Thursday, gano'n na naman, Zack, tumawag. RBA, bognot na ako eh. Kaya nga nung Friday, baliktad na eh. Ako na yung tumawag eh. Sabi ko, Apple, attend ako ng RBA today. O, di ba? O, ganun. Maganda ang GLLA ko. Bakit? Again, sabi nga, kopyahan lang eh. Di ba? O, kung kopyahan lang to, hindi kopyahin ko na. Bakit? Ganito lang naman kasimple, kapatid eh. Noong naintindihan ko itong concept na to, very basic talaga. Na tipong, yes, pag may sakit ako, siyempre, lapit ako sa doktor. Tama. Pag may kaso, lapit ako sa abogado. Tama? O, pagka tipong may krimen, lapit ako sa polis. May sunog, syempre, bombero. Diba? O, gusto ko nang magpatayo ng bahay, lupa, syempre, sa contractor or engineer. E, paano pag networking pinag-uusapan? E, syempre, lapat ako kay upline. Bakit? E, siya yung networker eh.
Tama, siya yung expert sa field na to eh. Ito yung field na to na gusto kong kumita. Kaya, lapit ako sa upline ko. Kaya, anong sabi ng upline ko? Yes lang ako. Sabi ko nga sa'yo, kulang na, nagpapauto na. Pero again, ang dasal lang naman ng upline ko, yumaman ako eh. Naintindihan ko yun kasi yayaman din siya. Tama, kaya again, lahat ng tuturo niya sa akin, inakakayaman. Kaya, yes, apply. Diba? No. So, pag na-i-apply mo yung ganyan, attitude, diba? Eh, alam mo yun, kapatid, parang sponge nga yan. Ano yun? Masip-sip mo lahat. Isa nga, kulang na lang nung unang panahon. Diba? Kumuha ko straw, sip-sipin ko na lahat ng alam ng upline ko. Diba? Like kidding aside. Oo, strawing ko yung utak, diba? No, joke lang yun. Pero kung pwede nga lang i-bluetooth na lang lahat ng alam ng upline ko, ipapa-bluetooth ko sa kanya sa akin, sa utak ko. Kaso hindi gano'n. Wala naman, diba? Nung unang panahon nga, infrared. No? So, in short, talaga in-adapt ko lahat na nalalaman at pinaniniwalaan na upline ko. Na doon ko na-realize na grabe. Bakit? Para pala pag may kausap ako, 101% ang confidence ko. Eh kailangan, di ba? Papag-aralan ko siya at paniwalaan ko siya. Tipong dapat talaga yung pundasyon ko habang bago ko, talagang pinag-aaralan ko siya para talaga lumalim at tumibay. And ikaw din kapatid. Kaya dapat ang belief level mo dito, 101%. Oo, hindi pwedeng may single cloud of doubt, kapatid. Bakit? Eh, again, ang utak ng tao magaling mag-rason yan. So, yung minsan, yung 10% doubt, eh, alam mo yun, napapalaking 20, 30, hanggang sa minsan, wala ka ng kumpiyansa i-present. So, in short, ikaw mismo, papag-aralan siya para umangat yung belief level. Na dapat, again, 101% ang belief level. Ama, saan? Sa lahat, kapatid. Sa kumpanya mo, ama, sa marketing plan mo, sa produkto mo, tama? Sa upline mo, sa downline mo, di ba? Pati na sa crossline mo. Bakit yung crossline, walang kikitain sa'yo pero tinutulungan ka eh. Di ba? So in short, talagang kailangan mo siyang ano eh, ma-adapt yung tipo. Alam mo si upline, sak, pag ginilitan niya yun, pag yung dugo, lalabas, hyper niya, di ba? Kulay green na, hindi na pulang dugo eh. Di ba? Bakit? Eh kasi nga yung belief level ko, hindi na lang 101% kapatid. 1,001% na. Diba? Yung belief level ko sa presidente, syempre, number one. Diba? And then another number one, syempre, to my creator, diba? Higher belief. And of course, syempre, sa sarili mo kapatid. Kasi alam mo yun, wala namang ibang unang dapat mas maniwala sa'yo, kundi ikaw. Na tipong dapat, alam mo kapatid, maaring sa labas, maaring hindi nila naiintindihan yung ginagawa natin, huwag ka maalala. Ganyan na ganyan din ako eh. Yung tipong yung mga barkada ko dati, hindi naman naniwala sa akin. Alam mo yun, dinidiscourage pa ako, mga kamag-anak ko, sa kalokohan niya. Sa ginawa na namin yan eh. Alam mo yun, sa papunta ka pa lang, pabalik na kami, alam na namin yan eh. Sa naasali na kami dyan dati. Oh, pero again, maring oo, totoo lahat yung kapatid, pero hindi naman iPern yun eh. Ibang kumpanya yun, ibang sistema, ibang may-ari. Tama? And again, kapatid, ibang tao rin yung gumawa. Hindi sila ikaw. Ano ibig ko sabihin? Ganito naman kasi kapatid eh. Ang pinakahuling sisisihin ng tao, yung sarili niya. Ang palaging sisisihin niya, kapatid, yung iba. Tama? No. Kahit gaano aganda ang Ateneo, UP, Lasal, kapatid. Sabi mo na, sama mo na yung ano, PMA. Diba? O, sama mo na yung Harvard, kapatid eh. Eh, may tanong ako. Simple lang. Ano yun? Lahat ba ng, alam mo yun, nag-enroll, graduate doon? Hindi naman eh. Hindi naman lahat na nag-enroll doon, graduate. May mga na-kick out eh. May mga failure eh. Tama? Oh, so ano ibig ko sabihin kapatid? Nasa tao yan eh. Diba? Hindi naman lahat ng graduate at inayo Lasal UP ngayon mayaman eh. Kasalanan ba school yun? Hindi naman, diba? Nasa tao pa rin kapatid. So in short, pagka ano, intindihin mo na may nagsabi sa'yo. Bakit? Eh baka kasi, hindi nila nakita yung iPad. Hindi nila na-realize. And again, hindi sila ikaw. Mas magaling ka sa kanya. Kaya ngayon pa lang kapatid, palakpakan mo na yung sarili. Kino-contract. Diba? Ito mo, nag-training pa tayo ngayon na pwedeng manood ka na lang ng TV, diba?
Oh, pero talaga willing kayo, mama. Kaya pinag-aaralan mo siya. Kaya, kapatid, congratulations. Okay? Yan yung tinatawag natin yung commitment. May tatlo kasing level ng commitment, kapatid. Yung tipong, I'll try. Diba? I'll do my best. And I'll do whatever it takes. Na tipong sabi nga sa kanta ni James Ingram, old school, no? What if your best isn't good enough? Ha? Diba? Eh, ganun talaga, kapatid. So, go extra mile. Diba? Yung tipong, again, sabi ko nga kanina, sabi ni Upline Zach, ang 1 million a month, retirement na yan ng iba na nagtrabaho ng 30 years. Ikaw, kikitain mo lang isang linggo or isang buwan. Hindi biro yun. So, yung again, yung tibay ng bituka, kapatid, diretsahan na tayo. Wala nang boladas dito. Pinapabasic na ni Upline Zach to para ma-duplicate mo. Diretsahan na tayo. Eh, kailangan, kapatid, yung tibay ng bituka mo, eh, pang 1 million a month eh. Yung commitment na ibibigay mo sa iPad business, kapatid, eh, talagang, ano, sabi nga ni Upline Allen, di ba? Patay ko patay, di ba? Anyway, shout out ko lang, no, na dito ako sa studio ni Upline Allen ngayon, di ba? And we're doing this recording, tinutulungan niya ako. Kasi si Upline Allen, eh, bata pa kami, mahilig na sa technology. Oo, si Upline Zach Bugoy talaga, eh, di ba? Pero okay lang, 1 million a week tayo. Ah, di ba? So, in short, yung commitment mo, kapatid, kailangan pang 1 million a month, eh. Di ba? Yung tipong tulog ng iba, ikaw, nag-aaral pa para sa iPhone business mo. At tulog pa yung iba, kapatid, diba? Eh, ikaw, gising na. Bakit? Nag-grind ka na, kapatid. Yung tipong umulan, umaraw bumagyo. Diba? Tipong whatever it takes nga, kapatid. Yung tipong maguhuman yung bundo, mahihit mo yung goal mo. Yung tipong ganun. Siyempre, exams na back then again. Yung exerting effort, kapatid, ng pang 1 million a month din. Diba? So, again, ang level dapat ng commitment mo, kapatid, diba, is what ever it takes. Yung tipong, alam mo yun na, sige, ngayon eh, mag-i-burn ka, bukas hindi pala. Sa isang araw, pag na-feel mo lang, iwala yung kapatid. Diba? Baka kitain mo lang kay i-burn, gismil. Pang let's try din. Tama? No. Pero kung gusto mo mag-build talaga na solid network in 3 years, grabe foundation, dapat grabe rin ang exertion ng effort mo, kapatid. Dapat talagang pag-hardcore. Eh, kasi yung kitaan nag eh, sinisiksik mo siya, kapatid, eh. Bakit? Bigyan kita sample, ah. Computation? Ano yun? Okay, sabihin na natin, nagsisave ka ng 10,000 isang, ano, isang buwan dahil natitira sa sweldo mo. Kunwari na lang, meron ba natitira? Sa akin kasi natin wala talaga, eh. O, sa'yo, kunwari, meron. Okay. So, in short, sabihin natin sa isang taon, 120 nasisave mo. Tama? O, eh, kunwari, 120,000 in a year na nasisave mo times 30 years for your retirement, that's 3.6 million. So may 3.6 million ka, kapatid. Oh, in 30 years. Tama? Oh. Eh, paano, kapatid, sa iPhone, kumikita ka ng million, sabi mo nung sinisave mo na lang yung 100,000 a month. Eh, kapatid, hindi mo, bilangin natin, ha? O, 100 times 1 year, 12 months. 1.2 times 3 years, 3.6. Parang saan 3.6 eh. Anong pinagkaiba? Yung isa, diba 30 years? Ito 3 years. So, anong nasave mo? Yung oras, kapatid. You are buying time. So, ang pag-exert din ng effort dito, paggawa rin kay iPhone, day in, day out. Bakit? Nagmamadali kayo, umaman eh. Kasi tatanungin, kailan mo gusto yung umaman? Ngayon. Eh, baka nga sagot mo, kapatid, kahapon pa eh. Or last week pa eh, or last month pa. Diba? So, in short, yung commitment level mo dapat ang whatever it takes din. Diba? Para sinasagasaan mo lahat yan. Gaya yung discouragement, kapatid, pagka grabe yung commitment mo, yung hardcore ka na, yung discouragement sa buhay, alam mo na yun, normal na yan eh. Hindi mo napapansinin yan. Kung yung tatay mo, nanay mo, asawa mo, kuya mo, kapatid, sabi yun, bunso nyo, diba? Aso nyo, pusa nyo, dinidiscourage ka. E pagka yung commitment level mo, kapatid, e baliwala na yan. Tama? Ang mapapalit na dyan sa discouragement is yung excitement, dapat. Yun ang pinakamasarap. Kaya alam yun, si Upline Zach, araw-araw,
meron siyang ano eh, meron siyang mga pinis dati sa ano, pinis, old school, no? Yan, tinape, ipaglino, yan, sa pader, yung mga motivational quotes, mga picture ng mga pangarap ko sa buhay. Kasi kapatid, pag kumakausap ka ng tao, ramdam yung energy to energy. Kita yan eh. Sabi nga nila, your eyes is the window of your soul. Kahit pekiin mo yung ngiti mo, kapatid, ngiting aso, di ba? Ngiting pusa. Eh, makikita yan, mararamdaman yung kapatid. Alam nila kung masaya ka ba talaga. Kaya nga sabi sa akin ng upline ko, umaga pa lang, Zach, magbasa ka na ng mga inspirational quotes. Mga motivational quotes, Zach. Tignan mo na lahat na magpapasaya sa isa. Tignan mo yung pangarap mong kotse, pangarap mong travel, pangarap mong bahay. Dahil sa ganitong negosyo, Zach, pag kumausap ka ng tao, ramdam nila pagigilty or pinepeke mo lang. Ramdam nila pag wala kang energy. Kaya nga sumisigaw tayo, power, di ba? Kasi gigil na gigil tayo, tipo na gano'n mo yun. Kulang na lang, mabutas na yung papel, kakasulat mo eh, di ba? Tipo lalabas pangil mo, di ba? Kulang na lang, naglalaway ka, labas na yung litid mo. Yung tipong, alam mo, kulang na nga lang, sabi ko sa'yo, sabi mo na sa kausap mo, pag hindi ka ng tuyin, mamamatay ka na eh, di ba? Joke lang, di ba? But then again, sobrang gigil mo kasi nga, excited ka. Alam mo yung pakiramdam, kapatid, na tumama ng loto, pero after 6 months pa, makukuha yung tama. Grabe excitement. Nung makara-araw, di makatulog yun, di ba? So, ganun din ako, kapatid. Kaya nga na-invent yung mga pa-morningan session. Bakit? Eh, pare-pares di kami makatulog. Sira-sira ulo namin. Baliw na baliw kami. Diba? Kaya namin ganun kainin. Diba? Yung mga kausap namin. Kaya kung tinatanong sa akin, marami nagtatanong sa akin, Zach, upline, bakit grabe ang focus mo? Eh, baliw ako eh. Eh, sira ulo ko eh. Diba? Kaya nga power ako eh. Diba? Kaya alam mo nun, yung focus ko, laser light na, wala na akong pakilam eh. Pero pag may mga kausap ako, pag may gusto, gusto. Pag ayaw, di ayaw. Diba? Lakin walang tamang presentation sa maling tao, kapatid. At walang maling presentation sa tamang tao. Naghahanap lang talaga tayo ng tamang tao dito, kapatid. Hindi yung tao may tama, diba? Pero ramdam mo ngayon, kapatid, gigil na gigil ako, diba? Ganun ang focus ko. Ito mo yung mata ko, pare, nanlilisik na, diba? Bakit? Eh, kasi, again, talagang, it all boils down to your foundation, kapatid. Paulit-ulit na, kahit next year ka ulit mag-training sa akin, kapatid. Kahit mag one-on-one pa rin, yun pa rin ang sasabihin ko sa'yo. Kaya ganito, solid ground. I'm standing on my solid ground. I have my solid belief. Eh. That's why my focus is very much solid. Sobrang kailangan yung kapatid. Madali ka matidimotivate, madali ka matidiscourage pagka hindi solid ang foundation. Kaya nga, again, you build on your foundation. So you can have a solid focus. Okay? And of course, syempre, di ba, another building blocks of your solid focus, solid commitment, and solid belief, di ba, is having, di ba, your goals. Kaya nga dapat nag-goal setting kayo palagi na apply nyo every day. Day in, day out, hindi siya biro, kapatid. Bakit? Pag-gising ko palang, kapatid, andyan yung structure ko. Diba? Magpaturo ka sa upline mo paano yung proper structuring. Yan, 7 accounts, multiple accounts. Diba? 7 yung account mo. Na, kapatid, may left and right lahat yan. Ama, o, mag-compute ka na agad paano ang magwa 100,000. Bakit? Mas mabilis ka mag 100,000, kapatid, may resulta ka na. Solid na yung resulta mo, kapatid. Mapapakita mo na sa mga taong ini-invite. So, at least, umaga pa lang nakikita mo, uy, diba yung left ko kulang na lang na 10. Yung right ko kulang na lang ng mga 30. Diba? Yung kabilang account ko naman, left and right niya, uy, yung isa kulang na lang ng 7. So talagang ganado ka. Uy, yung isa kulang na lang ng 25. So alam mo yun, kapatid, sobrang, sobrang, sobrang importante. Nanineglect pero, again, kapatid, it's hard to hit something na wala ka hihitin. Na para kang pumapana, nagda-darts ka, alam mo yung darts, o kaya nagpa-firing ka, shooting ka, kapatid. Ang hirap kaya bumaon yan nung wala ka naman target. Diba yung darts, gumaganyan ka, diba? Ah, gaganyan, gaganyan, diba? O, tapos, wala ka naman ano, pare, wala ka naman dartboard, diba? O, saan mo tatama? Sa pader. So, in short, sabi nga, smart, eh. Specific, tama, measurable, diba? O, attainable, realistic, and time-bound. So at least nakikita mo yung ginogol mo, kapatid. Dahil alam mo naman sa sarili mo, ano yun? Kasi siyempre, again, may kanya-kanya tayong reality sa buhay.
may kanya-kanyang attainable para sa atin, may certain level para sa mga tao. So at least, be true to yourself and to your upline. Coach mo yung back-to-back session mo yung upline mo yun. Mag-goal setting eh. Para at least alam niya kung ano yung, uy, realistic na ba to sa'yo? Oh. Uy, attainable na ba sa'yo? Okay na ba yung time frame na to? Diba? No. Upuan nyo yung kapatid. Every day. Diba? Nandito nga si upline Allen. Nandito kami sa studio niya. Diba? Kahit pikit na yung mata namin, hindi kami uuwi dati nang hindi natatapos yung structure niya. Kung ilan ang computation sa left, sa right, ilan ang hihitin, yung prospect list niya, ilan ang kakausapin pa namin, ang for follow-up namin, ano yung goal namin this week, next month, diba? Hindi pwede kasalanan. Even ako, sa upline ko dati, talagang kailangan yung structure ko, yung bubble chart ko, diba? At yung goal setting ko, talagang, alam mo yun, hindi pwedeng umuwi, hindi kami pwede maghiwalay nang hindi namin na-check yan for the day. Diba? So, have your upline, back-to-back kayo, and you compute your goals. And again, diba, sa kartolina or sa paper or go social ka, paprint mo, ilagay mo yan sa ano? Ilagay mo yan sa pader mo. Again, does it matter kung printed or written down or whatsoever, but at least, pagising mo sa umaga, meron. Para alam mo yun, nakikita mo siya, something will motivate you. And again, something will inspire you at mas makakapagtrabaho ka ng mabuti. Okay? So, siguro, I just want to share something para sa mga bago at sa luma. Ang network marketing kasi, again, hindi siya pwedeng ano eh, pwedeng madaliin. Step by step ang building niya. Kaya nga pinapatent kita ng limang NDO, limang RBA, diba? And coaching session palagi sa upline mo at sa mga grand uplines. Kasi we focus again on building, not on any shortcut. Si upline sa 12 years na nag-network marketing, baga failure ako sa mga dati kong kumpanya. And again, even sa failure, meron naman realization, may learnings. Ang na-realize ko, baga we build on our foundations na tipong magiging solid lahat ng ano natin, ng pagbibuild natin ng network. Kaya nagiging solid ang network natin. Diba? Ulitin ko, magiging solid yung foundation ng knowledge natin. Diba? Magiging solid ang foundation ng belief natin. Magiging solid ang foundation ng commitment natin. Tama? Para at least solid din yung focus natin and we can have solid goals. Kasi again, hindi na ang network marketing kagaya ng unang panahon na extra income lang, tinda-tinda, or gawain ng tao walang magawa. No. Again, network marketing can really, or do really, diba, change lives. Na isa po ako doon, dating call center agent, diba, na tipong 15,000 lang ang sweldo, lumaki sa Laloma, Quezon City, na tipong di naman na-awardan sa mga eskwelahan ko. Again, di naman ako pumasok sa mga magaganda or mga matatalinong eskwelahan or sikat na eskwelahan. Si Upline Zach, average na Pilipino lang na dahil sa networking, nagbago ang buhay. So kapatid, you take it to heart. Network marketing now is already a profession. Kaya ikaw, pwedeng magbago ang buhay mo kahit bago ka lang sa network marketing. Basta, pag-aralan mo siya at pitribahin mo lahat ng pundasyon. Okay? So, again, Upline Zach, no? I'm so happy to serve. Until next topic natin, attend tayo ulit. Okay? Maraming salamat and thank you very much. I for time.